Napakaganda nga dito sa pinuntahan namin dahil merong bukal na pwedeng inumin at sobrang linaw na tubig na masarap pagliguan. Dito rin pala kami kumain lahat ng tanghalian at kasama ko naman ngayon dito ang mga kamag-anak ng asawa ko. Medyo tinanghali nga ako ng gising ngayong umaga gawa kasi ng sobrang pagod ko kahapon at gabing-gabi na rin talaga ako nakatulog kagabi gawa kasi na nag-edit pa ako. Biglaan lang din pala ang lakad namin na to kaya talagang medyo tanghali na rin talaga nang makarating kami dito sa may ilog. Pagkarating nga namin dito sa ilog ay gandang-ganda ako dahil napakalinis at malinaw. Naabutan nga namin sila dito na nagalinis na ng manok at saka ng papaya na lulutuin mamaya para gawing tinola. Dito pala sa gilid ng ilog sa may pangpang ay napakadaming bukal na nakita ko. Ngayon lang din pala ako nakarating sa lugar na to kaya naman gandang-ganda talaga ako sa mga nakikita ko. Wala kasi kaming ganito sa bundok. Sa lahat nga ng bukal na nakita ko dito sa may pangpang, eto talaga yung pinakang gustong gusto ko. Sobrang lakas nga ng tubig na lumalabas at ang linis pa. At isa pa pala sa nagustuhan ko talaga dito ay pwede siyang inumin. Kung ganito siguro kalakas yung bukal sa taas ng bundok, siguro hanggang ngayon tag-araw ay nakakapagtanim pa rin kami ng mga gulay. Dahil pwede nga raw itong inumin kaya naman sinubukan ko. Bukod sa masarap yung tubig niya, malamig din. Dito pala sa ilog na pinuntahan namin ay maraming naliligo, hindi lang kami. Kaya lang, ang pinili namin na pwestuhan ay dito sa pinakataas at wala nga kaming kasama dito. Medyo mahirap nga lang papunta dito gawa kasi nang medyo malalaki yung bato kaya hirap yung mga sasakyan. Pwede rin naman lakarin, siguro mga 15 minutes ang layo mula dito hanggang sa may highway. Pero kami kanina, nakamotor kami na pumunta dito at nung medyo mahirap na yung daan ay iniwan na lang namin yung motor sa may lilom, sa may ilalim ng puno. Pagkabalik naman namin dito sa truck ay nagatadtad na sila dito ng manok. Nung una palang dating namin, dito kami nakapwesto sa truck at naglagay lang sila dyan ng maliit na trapal. Pero nung nagdatingan na yung iba pa namin ng mga kasama ay naglipat na kami dun sa may gilid ng pangpang. Meron kasing malaking puno dito sa may gilid ng pangpang. Bukod kasi sa malilom na, masarap pa yung hangin dito. Malamig din pala sa pakiramdam gawa kasi ng maraming bukal. Wala pala kaming yelo na nabili dito kaya yung soft drinks na dala-dala namin ay binabad ko na muna dito sa may tubig ng bukal para lumamig man lang kahit nakaunti. Yung tubig kasi na nanggagaling sa may ilog ay medyo maligamgam pero yung tubig na nanggagaling dito sa may pangpang ay malamig. Noong umaga nga, hindi pa ako dyan masyado naliligo kasi nga masyado pang matindi yung sikat ng araw at saka mas mabilis makapagpaitim ang tubig sa ilog. Pero yung mga bata mula pagkarating namin dito ay naliligo na hanggang sa makauwi kami nung hapon. Unlimited talaga ang tubig dito sa may ilog kaya hindi ka masyadong mahihirapan pagdating sa paghugas ng mga lulutuin. Sana nga kahit tag-araw ay ganito sa bundok. Nakakaranas din naman kami ng ganito sa bundok. Yun nga lang kapag tag-ulan lang. Ang layo pala ng pinuntahan namin na to mula sa bundok ng Tralala hanggang dito ay siguro ay mga 30 to 40 minutes ang layo kung nakamotor ka na papunta dito. Dito na rin pala kami nagluto sa may ilalim ng puno at walang kahirap-hirap din pagdating sa pagluluto dito dahil yung mga kahoy na toyo ay pupulutin mo na lang sa gilid ng ilog. Pagkatapos nga maluto dyan yung kanin ay nagsimula na rin pala kami dito sa pagkain at ang ulam nga namin dyan ay tinolang manok at saka inihaw na isda. Pagkatapos ko nga magkuha dyan ang pagkain namin ng anak ko ay dito namin piniling kumain sa may tabi ng bukal kasi talagang malamig sa pwesto na to. Yung inihaw pala namin dito na isda ay medyo hilaw pa yung loob at parang nabigla sa luto. Kaya ang ginawa ay lulutuin ulit siya at binalot na nga lang namin to sa may dahon ng saging. Mabuti na nga lang din talaga dito sa may gilid ng pangpang ay maraming mga nakatanim na puno ng saging kaya meron kaming pangbalot sa mga iihawin na isda. Pagkatapos naman namin kumain dyan ng tanghalian ay nag-ihaw naman kami dito ng saba na saging at meron pa rin pala mga bagong dating ulit dito at meron silang daladala ng mga isda na pang-ihaw pa rin. Mga bandang alas dos nga to ng hapon na nagakulimlim na at akala ko nga dito ay uulan pero mabuti na lang at hindi natuloy. Hindi na nga masyadong matindi ang sikat ng araw dyan kaya bumanat na rin ako dyan ng pagligo hindi ko lang na ipakita sa inyo. Mga bandang alas 4 nga to na magkayaan na kami dito lahat na mag-uwi na. Kaya eto, hinahakot na nga namin lahat dito yung mga gamit namin na nasa pangpang at ilalagay na namin lahat to sa may truck. Pinili ko nga na magsakay dito sa truck kasi akala ko madali lang pero hindi ko naman akalain na mahirap pala magsakay dito dahil medyo malalaki nga yung mga bato na dinadaanan namin dito kaya naaalog kami at medyo nakakahilo. Sa halos buong maghapon namin sa ilog hindi ako napagod pero nung sumakay ako dito sa truck doon ko lang naramdaman yung pagod. See you lang for today's video. Thank you for watching.